kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Maganda yung katabi mo! Oras pa natin mga kabisyo sa Bongo Palan. It is now 28 minutes after 6 o'clock in the evening. Kamusta ang biyahe mo, Manong Driver? At ikaw naman na pasahero ni Manong Driver, kamusta naman ang araw mo? Ayan, sa trabaho? O kung papasok ka man sa trabaho, ingat-ingat na lang ha. At paalala sa lahat ng mga pasahero ngayon, wag na wag magtitiwala sa inyong katabi. Hindi mo alam, baka yung katabi mo, malikot kamay niyan. No. Ay, mga kabisyo, eto na po. Pag-usapan na po natin tong nasagap nating balita. Eto, nako, eto, makinig. Nako, maraming makaka-relate nito. Oh, no! Overpriced na singil. Modus umano ng auto shop sa QC. Maragoy, maluhoy ka. Nagbabala ang mga pulis na mag-ingat sa umano'y modus ng isang auto shop sa Banawe, Quezon City na inireklamo matapos maninggil ng, alam nyo magkano? Mahigit sa 100,000 pesos! Wow! Oo! Sa mag-asawang customer na dapat magpapa-change uwin lang sana. Si Lolo tsaka si Lola, dapat magpapa-change uwin lang. May lumapit. Sir, gusto niyo sir, medyo gas-gas na to sing ano niyo sir, baguhin natin to sir. Maya-maya, may lumapit na naman. Sir, ano sir, ito sir, medyo ano natin to, ayusin natin to sir. sige, magkano to? Mamaya na yan sir. Tapos meron pa. Sir, ito sir, oh, pwede dito sir, paritan mo to sir, magkano niya din sir, maganda niya din sir, nyo sakyan sir. O magkano to? Maya na yan sir, kaya mo yan sir. Ay nako, eto na. Tang, logikan na natin to, Tang. Sige, logikan mo na yan para mahimasmasan niyang buklan. Logikan na yan. Logikan na yan. Alright mga kabisyo, logikan na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well, mga kabisyo, isa sa mga aral na mapupulot po natin dito sa insidenteng ito. Ito po is dapat po lagi tayong skeptic sa mga bagay-bagay. Oh, no! Diba? Sabi nga nila, walang manloloko kung ano, Tang? Walang magpapaloko! Yan! Pero, sa totoo lang mga kabisyo, ha, magagaling na yung mga scammer ngayon. Nag-upgrade na sila. Totoo. Kung sa SOCMED, diba, binabalaan tayo na think before you click. So, dapat po sa decision making natin, dapat think before you engage. Oh, no! Diba? Para saan ba to? Bakit ka pa mag-iisip? Ganito po yun mga kabisyo. Siyempre, una-una, for clarity of objectives. So, pag-iisipan mo muna. Ano ba yung malinaw mo na objective kung magpapa-chins uwil ka? Chins uwil lang, tapos! Diba? Pangalawa, consideration of options. Ano ba yung mga options mo? Pag sinabi niyang, ay sir, sira na tong ano mo to sir, dapat palitan na to. May option ba yan? Pwede pa naman, hindi naman agad-agad palitan. Hindi, wag muna. O, diba? Pangatlo, risk assessment. So, titingnan mo yung risk. Medyo delikado na ba? Kung hindi pa naman masyadong delikado, pwede wag muna. Diba? Tapos, consequence evaluation. Pag hindi ko ba kinabitan yan, may mangyayari ba sa akin? Dudugo ba ako?
Hindi naman. O pwede pa naman. Diba? So, pero sa kabuuan, mga kabisyo, thinking before engaging in decision making promotes thoughtful and informed and strategic choices leading to a better outcome and increase personal and professional growth. Naintindihan nyo? And I thank you! Ay, naku, mga kabisyo, ayan, may natutunan na naman kayo. Ah. May na-logican na naman tayo. Kasama pa rin po Diego Bandido and Tanghenyo. We got 33 minutes after 6 o'clock in the evening. Keep me company straight up until 9. Here's a song coming from Prettier Than Pink. Relax. Cool ka lang right here in 90.7. Bulbulang traffic. Sasakyan si Kat. Basta Love Radio. Ang radyo mo.